Hello guys, good morning. Welcome to ENM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Mami Meray. Magandang araw po sa inyo. Dito po sa video na ito ay magbibigay lang po ako ng konting tip kung paano po tayo makakaiwas sa fly away ng ating pong DJI Mini 2. Okay, eto po siya. Tara na po. Ayan guys, dapat po pag magka-calibrate po kayo ng inyo pong drone, siguraduhin nyo pong kayo nasa patag. Kaya pag hindi po patag yung lugar, aba, sipatin nyo po yan. Pumunta po kayo sa kanal at silipin nyo po kung pantay yung inyong paglalagyan para po maganda ang pagka-calibrate. Pantay po dapat. Disclaimer, huwag nyo pong gagawin. So yun guys, nandito po ako sa kanal na malaki. Malinis naman po yan. Kasi bundok naman po ito. Ayan po. Kita nyo naman, pantay na. Kung hindi ko nilagyan ng bato, ay hindi po siya pantay. Ano. Huwag po tayo basta calibrate. Kailangan po yating pinapantay muna ang ating pagka-calibrate. Okay, umpisahan natin. Okay, buksan na po natin yung ating remote. Isang short, tapos isang long. Cancel at okay. Hintayin natin mag-open yung application. Ngayon mga kaibigan, ay dito naman po tayo sa ating drone. Ayan. Ay huwag po natin kalimutan tanggalin ito. Kasi baka po pag binuhay nyo po iikot dapat yan. Eh, kung may nakalagay nire, hindi siya makakaikot na. Okay. Ngayon mga kaibigan, ay i-on na rin natin ang ating drone. Katulad ng remote, isang short, isang long. Iyan. Okay, buhay na siya. Dito naman po tayo sa ating application. Ayan, nag-connect na po siya. At syempre, pumunta po tayo dito sa settings. So, doon sa tatlong tuldok. Tapos, pumunta po tayo dito sa calibrate, IMU, tsaka compass normal. Unahin po natin yung IMU kasi po nakatiklop pa yung ating, anong tawag dyan, yung arm ng ating drone. Kaya ito po yung unahin natin. Click natin yung calibrate. Dito muna, IMU, calibrate. Tapos, start po tayo. Click start. Ayan. Kung ano po yung nasa picture, igagayahin nyo lamang naman po yan. Ayan, tagilid daw. Kaya po, napakahalaga po na flat yung po ang inyong paglalagyan. Kaya nga kayo nagkakalibrate eh, diba? Para hindi pa tagilid ang lipad ng inyong drone. Eh, kaya mahalaga po na maayos. Hindi po tayo basta calibrate lang. Okay, dito naman sa kabila. Tayo naman daw. Susundan nyo lang naman po yan. Restart na ang aircraft automatic and calibration successful, aircraft not connected to RC kasi po namatay po siya kanina at ngayon lang po siya magko-connect ulit. Okay, ayan, connected na po siya ulit. Okay, tapos na po tayo mag-calibrate ng ating IMU. Ngayon naman po ay calibrate naman po natin yung ating compass. Dito po ulit tayo. Buksan po muna natin itong ating ano, drone arm.
click po natin ulit yung tatlong tuldok. Tapos ito naman po, ika-calibrate natin yung compass. Click po natin yung calibrate. And ayan. Start po tayo. Dapat po ayan, nakasulat po dito. Keep clear of metal or objects with an electrical charge. O, wala namang metal dito sa aking tabi, kaya go na po tayo. Start. Iangat daw. Tapos paikutin. Tapos sa itaas naman yung camera. Tapos paikutin ulit. Lumabas na po siya, calibration successful. At okay na po tayo. Maghintay na lang po tayo ng satellite para po atin na po siyang mapalipad. Ang satellite po natin ngayon ay 11 na. So pwede na po 'yan. Pero kung meron pa pong mas mataas na bilang ng satellite, mas maganda po 'yun. 13 satellites na po. Pwede na po natin siyang paliparin. So try po natin mag manual take off. Ganito po. Take off. Ayan, pag nagsalita pong ganun si Girl Lalu, abay, di tingnan po natin yung map. Sundin natin yung sinasabi niya. Check natin yung map kung tama po yung lugar. Kung yung lugar kung nasaan po kayo, at baka po mawalan po kayo ng signal para dyan po siya babalik. Para pag nag-click po kayo ng RTH or return to home, ay di dito po siya babalik. Okay, tingnan niyo po yung ating drone, at napaka-stable naman po ng kanyang paglipad. Yan po ang kahalagahan ng ating IMU calibration. Yan guys, sana po meron po kayo nakuhang konting tip dito po sa aking munting vlog. Hanggang sa susunod pong muli, sa susunod na vlog, ang naisip ko naman po ay kung gaano po ka-accurate ang ating pong return to home ng ating DJI Mini 2. Ingat po kayo lahat. Bye-bye po. God bless.